panahon ng pagsubok sa lahat ng papasa sa lupa para sa atin lamang. Ayan, nandito naman tayo ngayon sa video nito na ngayon. May share naman ako ngayon ng tungkol po sa pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. At may verse po tayo na babasahin mamaya. At ngayon, isisira ko ngayon yung gano'n tayo ng kamahal ng Panginoon sa panahon nito. Panahon ng pandemic, panahon ng pagsubok sa lahat ng buhay natin. Kung ano po yung pagsubok na sa iyo, na sa atin lahat, at wag lang yan natin isipin yan, kasi lahat naman tayo may pagsubok, no? At wag lang natin alisin yung pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Si Isaiah ay na makayanan natin itong pagsubok na binigay sa atin. Kasi pinasubukan ng tayo kung saan ang kakayanan natin ang panampalataya ng Panginoon. Diba? Sa ngayon, focus lang tayo po sa words of God. Aralin po natin yung salita ng Panginoon. At ibuong puso po yung salita ng Panginoon po. Ngayon, babasahin ko po yung may verse po ako na babasahin sa inyo ay tagpuan po sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Doon pa lang sa verse na ito na nilagay sa Bible, doon pa lang na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sipin mo ang Panginoon, di ba? Umababa pa sa lupa para sa atin lang mang para iligtas lang tayo sa kasalanan na ginawa natin. Sipin mo doon pa lang sa cross, di ba? Binigyan niya para sa cross tayo iligtas ng Panginoon. Ngawa naman sa atin, isipin po natin yung ginawa ng Panginoon para iligtas lang tayo sa mga kasalanan natin. Kailangan po natin na i-focus lang tayo sa Panginoon. Huwag natin sayangin ang pagmamahal niya na binigay sa atin. At huwag po tayo mag-worry kung ano po yung pagsubok na sa iyo. Isipin mo lang ang nandiyan si ang Lord sa buhay mo. Isipin mo na hindi ka iniwan. Ano lang yan, pinasubukan ka lang kung saan po yung panampalataya mo sa kanya. I-pray mo po lang yan, kausapin mo ang Panginoon. Kung nagpipray ko po, kailangan po buong puso po yung nagpipray ka. Kapatid, tandaan po natin ang itong verse na ito, yung John 3:16. Doon pa lang po kung gano'n tayong kamahal ng Panginoon. At doon pa lang sa cross ng Kalbaryo na nagpa-cross, nagpapako siya
para sa atin, para sa mga kasalanan natin. Kapatid, tandaan po natin na gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ganun po tayo, mahalin po natin ang Panginoon. Huwag po tayo sumuko. Huwag po tayo na mahinayan kung wala ka na sa sarili mo o nabublima ka na, okay lang yan. Pagsubok lang yan. Kaya makakaya mo yan kung nandyan ang Panginoon sa puso mo. I-pray mo lang yan at i-surrender mo sa Kanya. Promise at makakaya mo yan ang pagsubok na yan. Ngayon, dito po lang ang topic ko ngayon. Ngawa, sana marami po kayo matutunan sa itong ni-share ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo at God bless to all.